Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. The doctors are in kasama si Connie Season at ang team Pinoy MD. Ang vintage collectors mula sa team Pinoy Pawn Stars. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Yep. Good afternoon! Magandang hapon po sa inyo! Magandang hapon sa inyo! Welcome to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo! Sa ating pong mga studio audience, maraming salamat muli for joining us. Nag-enjoy ba kayo? Basta ha, ang rule natin dito, chill lang, huwag masyadong malalakas ang sagot. Baka mamaya, magkaroon na idea yung contestants natin. Kasi, mga doktor, laban sa mga kolektor, ang magsasagupaan ngayong hapon. At siyempre, yung isa po, nagbibigay ng tips, nagbibigay ng kaalaman, siyempre tungkol sa iba't ibang mga medical issues. Yung isa naman, nagbebenta at nangongolekta ng iba't ibang bagay na baka makukulay, kumbaga may history. Pero mamaya, pagkwekwentuhan natin yan. Pero siyempre, pag-usapin muna natin ang una nating team, ano kaya ang mabisang reseta pagdating sa hulaan. Ang una nating kilalanin mula sa medical program na nagbibigay impormasyon, ang team Pinoy MD. Hello! At siyempre, ang kanilang team captain, veteran news anchor and TV host, walang iba po kundi si Miss Connie Season. Miss Connie, welcome to Family Feud. Thank you very much. Thank you for having us. Ako excited kami, pero kinakabahan din. Hindi naman halata. Okay lang yan. Miss Connie, yes. Sino po ba ang makakasama niya sa inyong team ngayon? Of course, ang ating mga doktor ng bayan na hindi lamang taga-salba ng buhay, kundi mga artistahin din. Ha? Umpisahan na ho natin ang aming Pinoy MD na kamukha. Of course, ni Haji Alejandro at ni Tirso Cruz. Multi-talented. Ang aming Pinoy MD na OB gyne, siya ho ay past president ng Philippine Obstetrics and Gynecological Society, si Dr. Raul Killiamore, otherwise known as Dr. Q. Dr. Q, welcome to Family Feud. Thank you, Dinda. Thank you. Yes, syempre kung meron tayong Jeneline Mercado dito sa Kapuso Network, meron din ang Pinoy MD na Jeneline Marquez, ang ating dermatologist. Dr. Jean! Woohoo! Eto naman, syempre hindi naman pahuhuli sa kagapuhan. Tignan nyo naman, ngayon pa lang, Robbie De Rosa ng dekada 90. Ang ating internist and wellness expert, si Doc Oyi Balburias. Doc Oyi! Magandang hapon sa inyo. Miss Connie, ito curious ako. Kung magsasurvey tayo ng mga medical issues, yung madalas tinatawag at ikinukonsulta sa programa ninyo, ano kaya yung mga top 3 na yun? Nako, syempre nandiyan yung parating high blood pressure. High blood. Oo, parating yan. And of course, di ba, pagdating sa mga buntis, ayan, maraming mga issues sa ating, of course, yung skin. Acne. And of course, overall health, no? Expertise ni Dr. Oyi. Alam na po natin, pero syempre, mabuti at mapalad tayo na nandyan sila para gabayan tayo. Pero syempre, bukod sa nagpapasalamat kami, gusto na namin kayo i-wish ng good luck. Kasi thank you. Eto na. Eto po, sila po eksperto pagdating sa pagkilatis at pagbenta ng mga vintage items na laging hinahanap ng mga kolektor. Kaya kilalanin natin sila, the Pinoy Pawn Stars! Herbar Bostoyo! Yeah, what's up? What's up, Bostoyo? Welcome to Family Feud. Yeah, welcome. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito. Yeah. Siyempre pa rin. Pakilala mo muna mga kasama sa Pawn Stars. Sa aking kanan, siyempre, si Prof. Rudy. Yan, isa siyang researcher. Kaya siya tinawag na Prof. Rudy kasi marami siyang alam na hindi niya alam. Yes. Tapos paano niya malalaman yung hindi alam? Hindi natin alam. Nako, pero ito, hulaan ko. Siguro ikaw yung kumikilatis na ito, original to. Saan kaya galing nito? Nagre-research lang po dun sa mga... Sa Google. Sa Google. Tama pa talaga man ako mo doon. Minsan naman. Pero tama naman. Tama naman. Sumunod naman syempre ang kalahati ng Pinoy sponsor, ang aking misis, si Loves Joy Maldo, ang Budol Queen. Yan! Joy! So kumbaga, sino mas magaling magbenta sa inyo? Ako. Magbenta siya. Tapos siya lang may hawak kasi ng pera eh. So siya yung nagre-release pag babayaran ko yung bibili. Good answer! Good answer! Okay. Tapos syempre yung huli, kahit tuloy siya si Empoy na kaya siya tinawag na employee kasi kamukha siya ni Empoy. Dati lang siya nagbenta sa akin tapos
Nag-apply, kinuha ko siya, binigyan ng work. Tapos ngayon, isa na siya sa researcher tsaka bantay ng shop. At ngayon, isa na siyang employee mo. Yes! Employee! Di ba? Employee na. Employee! Anyway, pare, mayroon kayong mga collectible ng mga items ng mga pag-aari ng mga celebrities, di ba? Mga sikat yes, na mga katauhan. Kahit noong panahon pa. Yes. Ano ba yung sample ng mga ganyan? Actually, mayroon akong dala dito, Idol. Ito. Oh! Ito! Ba? Meron tong connect sa inyo, especially kay Ma'am Marian. Ito yung baton na ginamit dun sa Darna ni Buboy Villar. Yan! Wow! I bought it from Buboy Villar. Hanip! Yan! Napakahalaga nito, guys. Yes, ang tagal na yan. Ilang years na yan. Ang tagal na hinahanap ni Marian ito. Nasa iyo lang pala. Yes. Alam mo, priceless itong mga to. Meron pa sa akin doon. Siyempre, samantalahin ko na to. Pagkakataon ko na to kumita. Pirmahan mo to. Yes! Old picture ni Ding Dong. Yan! Medyo trivia. Itong kauna-unahang pictorial ito sa TGIS. Ito na Yeah, ito. Pero. Alright. Okay. Anyway, ito. Pare, reserva mo sa akin ito. Kukunin ko talaga yan. Sige po. Maraming salamat. Pagtatrabahuhan ko yan. Anyway, good luck sa inyo. Pinoy Pawn Stars and of course, Pinoy MD. Alright guys, you know the drill. Alamin na natin ang sabi ng survey. Team Captains, Miss Connie and Boss Toyo. Tara na, let's play round one. Good luck. Nag-survey kami ng 100 Pinoy in the top 5 answers are on the board. Ano ang karaniwang pinuproblema ng mga teenager? Boss Toyo. Love life. Ay, love life! Top answer! Pero yun naman talaga siguro yung sagot mo eh, no? Top answer. Okay, ang sabi ni Boss Toyo, love life. Survey says... Wow! Top answer! Pass or play? Play! Play! Play. Alright, Miss Connie, balik tayo. Alright, Prof. Anong karaniwang pinuproblema ng mga teenager? Pera. Ang date survey says... Pare, meron akong pandagdag sa research mo. Kahit hindi teenager, yan din ang pinuproblema madalas. Joy, ano kaya? Barkada. Barkada. Survey says... Go. Barkada, wala. Employee. Family. Family problem. Family problem. Sabi ni employee, family! Wala. Stand by to steal. Pinoy MD. Bostoyo. Ano ang karaniwang pinuproblema ng mga teenager? Siyempre, isa din yung grades. Yeah. Grades sa school. Grades. Kasi baka palagi baksa. Aral! Survey says, meron. Dalawa na lang. Prof, anong kadalasan pinuproblema ng mga teenager? Oh, wala. Eto na. This is your chance to steal. Doc Oye, ano kaya? What do you think? Itsura or looks. Dr. Jean? Yung susuotin. Susuotin. Dr. Q? Kung mataba siya o payat. Yung pataba o payat? Body build. Ma'am Connie? Kung paano mapapasagot yung nililigawan. Wala yan! Sabi po nila, kung paano mapapasagot ang nililigawan o puso problems. For short, nandiyan kaya sa board yan. Survey says... Let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Number 5, please. Damit. Number 4. Itsura. Yes, pimples. Pasok yan. Anyway, after the first round, nakakolekta po agad ng 65 points ang Pinoy Pawn Stars. Kolekta ka agad tayo dyan, pare. Anyway, habang ang Pinoy ND naman wala pa pong puntos, pero susunod na rounds ay magiging mas exciting. Kaya dyan lang po kayo magbabalik agad ang Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Bukod sa loto, ano pa ang pwede mong tayaan? A. Ending. B. Beginning. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back to Family Feud! Ito, bago po natin ituloy ang ating face-off, shout out muna tayo sa ating mga loyal viewers, lalong-lalo na po sa GMA Pinoy TV all over the world. Hindi lang po kayo, pati po yung mga nanonood ngayon ng live streaming natin sa Facebook, sa YouTube. Nako, sana po yung masaya ang panonood po ninyo dahil sobrang saya po namin dito. So far, ang nakaka-score pa lang with 65 points ay ang Pinoy Pawn Stars. Pero ahabol ang Pinoy MD. Right, Doc Q? Yes! Let's go, Dr. Q and Prof. Rudy. Let's play round 2.
Anyway, top 6 answers are on the board. Good luck sa inyong dalawa. Here we go. Magbigay ng word na ka-rhyme ng ball. Dr. Q. Tall. Tall! Tall as in T-A-L-L. Tall! Top answer, Doc. Sorry, Prof. Roddy. Doc, pass or play? Play. We're gonna play. Prof, balik muna tayo. Gagawin natin to. Dr. Gene, magbigay ng word na ka-rhyme ng ball. Call. Call. Diba? Survey. Oye, Doc, oye. Magbigay ng word na ka-rhyme ng ball. Mall. Mall. Survey. Siyempre, nandiyan niya. 3 more to go, Miss Connie. Ka-rhyme ng ball. Fall. Ball. Mm. Well, parang related na naman doon sa mga teenage problems. Survey says, yep, 2 more to go, Dr. Q, you got this. Word na ka-rhyme ng ball. Oh, sayang. Di ba, may 2 more chances tayo, Dr. Gene. Roll. Roll. Yes. Siyempre. Let's roll it. Survey. Stand by to steal, guys. Doc, one more chance. Ka-rhyme ng ball. LOL. 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 Laughing out loud. LOL. Ah, you LOL. Survey. Wala. Anyway. Alam ko na. Okay. Employee. Sabi ko na, hindi nila yes, sir, Doc. Ano kaya yun? Wall. 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 Pader. Pader. Nice. Ball. Okay. Hall. Hall. Aba, daming bahon ito mga ito. Prof. Rudy. Ganun din. Wall. Wall. Hall. Hall. Boss Toyo. Wall. You're gonna go with wall. Yes, wall. Ano sa palagay nyo? Gang, gang! Sa tingin nyo, nandiyan yung wall? Ha? Pero tingnan natin kung nandiyan yan. Wall. Walang wall. Boom! Let's see, guys. Ano hindi natin nakuha? Number 4, please. Hall. Nag-practice yata kayo sa bahay. Ay, hindi po. Natural lang to. Ang galing. Anyway. Patuloy sa paghahataw, Pinoy Phone Stars. They now have 129 points. Medyo, ano lang. Matumal sa umpisa. Pero sa umpisa lang yan. Magbabawi kayo. Yes. Right? Sa umpisa lang. Minsan madalas nangyayari sa dulo. Diba? Nahahabol yan. Watch out. Dahil susunod na po ang double points round, anything is possible. Kaya dyan lang po kayo at magbabalik ang Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Name something na makikita sa basurahan. A. Manika. B. Plastic. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Alright, nanunit pa rin kayo ng Family Feud. A total of 200,000 pesos ang pwedeng maiuwi ng ating winning team. At bukod pa dyan, syempre, tatanggap sila ng 20,000 para sa kanilang chosen charity. Anyway, recap muna tayo. Pinoy Pawn Stars, 129 points. Pinoy MD naman, wala pa pong puntos. Pero ituloy na natin ang game, Doc Gene and Joy. Let's play round 3! Double points round, kaya doble ang value ng bawat tama sagot. Top 5 answers are on the board. Bukod sa unan, saan mo pa pwedeng ipatong ang iyong ulo kapag mahihiga? Go. Dr. Gene. Sa kama. Okay, sabi ni Dr. Gene, kama. Right, yes. Sa kutsyon. Sa bed. Survey says, wala. Joy. Sa staff toy. Staff toy. Staff toy. Survey. Wala rin. Dok Oye, bukod sa unan, saan mo pa pwedeng ipatong ang iyong ulo kapag mahihiga? Sa bag. Sa bag. Survey says... Wala. Boom! Oh, employee, pwedeng mas mataas pa. Ano kaya? Go. Employee, saan? Sa hita po. Sa hita na joke! Survey says... Wow! Pero mas mataas ka, Doc Oye. Pass or play, Doc Oye? Play. You're gonna play. Okay, Joy, balik muna tayo. Dr. Gene, Miss Connie, bukod sa unan, saan pa pwedeng ipatong ang ulo kapag mahihiga? Sa balikat. Sa balikat. Survey. Balikat. Wala. Dr. Q, saan pa? Sa arm. Yan ang madalas. Yan ang madalas. Sa braso. Survey says. Oh yeah.
answer. Top answer, Dr. Q, Dr. Jean. Ano pa? We have got two more to go. Sa sandalan ng upuan. Sandalan ng upuan. Wala. Stand by to steal. Back to you, Dr. Oye. Sa libro. Sa libro. Wow. Services. Please. Wala. Employee. Parang hindi kayo sure, ah. Kanina, excited kayo. Employee, ano pa kaya? Saan? Ganda ng kwintas mo, ah. Pwede ba ma-arbor yan? Hindi ko saan ito magagadget sa kanyo, amo ko, eh. Ano kaya sagot natin? Bukod sa unan, pag mahihiga ka, saan mo pa pwede ipatong ang ulo mo? Sa tiyan. Sa tiyan na lang. Sa tiyan ay ibang tao. Okay, Joy. Sa tiyan. Sa tiyan din. Sa tiyan ng jowa. Prof. Rudy. Sa sofa. Sa sofa. Okay, sa sofa. Boss Toyo. Ibayin ko yung sa inyo. Libro. Libro. Kumpiyansa. Iba naman talaga eh. Pagka wala sa kanila. Una. Iba sa kanila, pero sa kapareho niya. Ay, sumagot na pala. Sinabi na niya yun eh. Ay, nako. Anyway, ang sabi niya libro, ang sabi ng survey ay, obviously, wala. So you get this round. Sayang, hindi mo narinig. Anyway, number five, please. Sa sofa. Sinagot ni Prop. Number three. Kumot, di ba? Ano mo? Krampo, para talagang pwedeng gawing unan. Anyway, recap muna tayo after three rounds. Leading pa rin ang Pinoy Pawn Stars with 129 points. Sabay, Pinoy MD naman ngayon, may 90 points na. Di ba? Anything can still happen sa makapigilin ng triple points round sa pagbabalik ng Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Anong bilihin ang mataas ang presyo? A. Sibuyas. B. Calamansi. Ipadala ang inyong sagot sa Guess to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Alright, welcome back to Family Feud. Ako, matindi pa rin po ang laban ng Pinoy MD at ng Pinoy Pawn Stars. Leading po sila sa score ng 129-90 at ito na po ang huling head-to-head battle. Kaya, Doc Oye and Employee, tara na, let's play the final round. Triple na po, times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Kaya good luck po sa inyo. Top 4 answers na lang hinahanap natin. Magbigay ng game o sport na gumagamit ng table. Employee. Table tennis. Table. Tennis. Table tennis o ping pong. Boom. Top answer. Pass or play, employee. Play. Let's go. Play. We're gonna play, Doc. Balik po muna tayo. Boss. Magbigay ng game of sport na gumagamit ng table, Boss Toyo. Chess. Chess. Boom. Boom. Two more to go. Prof. Rudy. Billiards. Billiards. Boom. One more to go, Joy. One more to go. Game of sport na gumagamit ng table o mesa. Employee. Game of sport na gumagamit ng table o mesa. Ping pong. Wala. Inulat niya. Stand by to steal. Sama niya. Pare, pag makuha mo to panalo na. Tapos na usapan. Boss Toyo. Sport na gumagamit ng table. Pool. Pool. Pool, di ba? Pool. Parang billiard siya, pero yung bilog. Iba yung flat. Iba yung flat. Iba yung flat. Yes, yung flat. Yes. Magkaiba yan. Sabi nila pool. Lanza pool. Ba yung survey? Go, go, pool! Oh! Alright. Here's your chance to steal. Here's your chance to steal. Game o sport na gumagamit ng table. Doc? Mahjong. Okay, Doc. Oh, he says mahjong. Dr. Jean? Mahjong. Mahjong. Pusoy. Pusoy! Dr. Q! Card games! Okay. Miss Connie, baka may iba ka. Anyway, magbigay ng game of sport na gumagamit ng table. If you get this right, you win. Alright? Miss Connie, you got 3 seconds. Okay. Mahjong. Mahjong! Game of sport! Ang sabi po nila mahjong! Please, please, game of
sport na gumagamit ng mesa? Wala. Nagmamadjong ba kayo? Wala. Ano wala? Wala nagmamadjong? My Lord. Wala. Yan. Anyway, sa mga mahilig po magmadjong, nanay ko, hello, sa mga kamadjong nyo. Baka mamaya, nagmamadjong kayo ngayon. Pintahan natin kung tama. Andiyan ba yan? Wala. All right. Ano ba yung hindi natin nakita? Let's see. Number four, please. Scrabble. Parang medyo ano na, I didn't see that coming. Yes. Wow, anyway, ang ating final score, Pinoy Pawn Stars, 417 points. Pinoy MD, 90 points. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. And thank you for what you do. Ano po? Hindi kami na-book niya. Hindi naman, siyempre. May 50,000 pesos pa rin from Family Feud. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. And congratulations, guys. 100,000 pesos na kagad. Given. Pare, meron na kayo 100,000 pesos. Pwede natin gawin 200,000. Kung may 200,000 pesos ka at may bagay kang gustong bilhin, siguro isang rare item ito resell mo, ano kaya yun? I would say na lang yung isang gold coin. Gold coin? Na worth 150,000. Gold coin? Sana makuha nyo na yung next 100,000 para, diba? Yes, meron tayo pang down payment. Boss Toyo, sinong dalawa maglalaro sa ating fast food? Ako, tsaka si Loves. Yan, mag-asawa, Boss Toyo, enjoy! Makuha kaya nila additional 100,000 pesos. Magkakaalaman na susunod na ang Fast Money Round dito sa Family Feud. Welcome back! Kanina po nanalo ng 100,000 pesos ang Pinoy Pawn Stars. Pero dito po sa Fast Money, gusto nila madagdagan ng 100,000 pesos! Sino pa namang hindi? Diba? Dahil nasa waiting area niya si Boss Toyo, hindi niya tayo narinig, Joy. It's our turn to play Fast Money. Sana makakuha kayo ng asawa mo ng 200 points or more para meron tayong pang-down payment dun sa dream purchase niyo. Let's do it. Give me 20 seconds on the clock, please. Bukod sa De Jesus at De La Vega, okay? Magbigay ng apelyidong nagsisimula sa De. Go. De La Fuente. Alahas na kariniwang isinusuot ng mga lalaki. Quintas. Sport kung saan nagsiserve ng bola. Basketball. Animal na nagsisimula sa letter T. Tortier. Ilang minuto bago maluto ang nilagang itlog? 5 minutes. Joy, tara, tingnan natin mga sagot mo. Bukod sa De Jesus at De La Vega, magbigay ng apelidong nagsisimula sa De. Sabi mo, De La Fuente. Okay, madalas apelido sa mga teleserye, di ba? Pamilya De La Fuente. O, di ba? Survey says... Alahas na karaniwang isinusot ng lalaki, sabi mo, kwintas. Pati nga. Ha? Yeah, hirap sa inyo, hindi nyo ako binibigyan eh. Survey says... Boom! Sport kung saan nagsiserve ng bola. Ang sabi mo, basketball. Ano mo kaya siserve mong basketball? Parang, pag, ang sakit mo. Anyway, ang sabi ng survey dyan ay... Wala. Anyway, animal na nagsisimula sa letter T. Ang sabi mo, tarsier. Survey says... 28 points. Ilang minuto bago maluto ang nilagang itlog? Sabi mo, 5 minutes. Medyo ano yata yun, malambot-lambot pa sa loob yan. Pero malay mo, yung iba, yun ako, gusto ko ganun lang eh. Hindi masyadong solid eh. Survey says... Meron! Alright! Joy! At this point, makagal si Papa Toy. Boss Toyo. Toyo! Thank you! Idol! Brother, Macy's mo nakakuha ng 81 points. Ibig sabihin, 119 pa ang kailangan natin. Sige. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Alam mo, magaling ka sa numbers eh. Di ba? Yes. Isipin mo mga number na yan, mamaniin mo lang yan. Wala, maniin. Di ba? Kayang-kaya. Isipin mo, 200! 200! 1,000! Go! 200,000! Mahikita po ng viewers sa bahay ngayon ang sagot ni Joy. Yan. Right now, give me 25 seconds on the clock, please.
Let's do this, boss. Bukod sa De Jesus. Bukod sa De Jesus at De La Vega. Magbigay ng apelyidong nagsisimula sa De. De Los Santos. Alahas na karaniwang isinusuot ng mga lalaki. Quintas. Bracelet. Sport kung saan nagsiserve ng bola. Volleyball. Animal na nagsisimula sa letter T. Tiger. Ilang minuto bago maluto ang nilagang itlog? 5. 6. What I'm talking about. Walang kaba. Boom. All right, we need 119 points. Bostoyo, let's do it. Bukod sa De, Susat De La Vega, magbigay na pinito nagsisimula sa De, ang sabi mo, De Los Santos. Survey says... Oh, three. Wow, three! Audience, ano tingin nyo? De. Ayon. Top answer, De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Anyway... Alahas na karaniwang isinusot ng lalaki ang sabi mo, bracelet survey. Boom! Quintas. Ang top answer ay Quintas. Sport kung saan nagsiserve ng bola ang sabi mo, volleyball. Top answer. Top answer, yeah. That's a top answer. Survey says... Boom! Animal na nagsisimula sa letter T. Tiger! Top answer! Yan ang top answer natin. Ano kaya sabi ng survey? You got that. 30 points to go. Ilang minuto bago maluto ang nilagang itlog? Ang sabi mo, 6 minutes. Ang sabi ng survey natin dyan ay 30 points ang kailangan natin. Boom! 6 minutes. Penta pa. Boom! Ang top answer ay 10 minutes. 10 minutes. Anyway, congratulations. May 100,000 pesos naman kayo. Dito tayo. At gaya ng sabi ko kanina, tatanggap ng 20,000 ang charity nyo. Ano ba ang napili ninyo? Siyempre, walang iba, Kapuso Foundation. Wow! Maraming salamat sa inyo. Kapuso Foundation, 20,000 pesos po from our winning team. Maraming salamat. Pinoy MD, thank you. Dr. Jean, and guys, good luck sa inyo sa mga ginagawa ninyo. Thank you. Maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag-aatid ng saya at papremyo. Kaya makihulang at manalo dito sa Family Feud!